Nalimitahan man ang pangarap dahil sa kalagayan noon ng kanilang buhay at malayong matanaw ang magandang bukas, ay patuloy sa pag-abot ng mithiin si Jerome Jacinto na nagtapos ng Bachelor of Science in Statistics bilang summa cum laude at batch valedictorian 2023 ng Central Luzon State University. Ayon kay Jerome, sa murang isip niya ay inakala niya talagang mayaman sila dahil naka-tiles ang pader ng kanilang bahay. Ngunit taliwas sa kanyang inakala na isa palang dating palikuran ang kanilang tinitirhan. Nung bata ako, akala ko mayaman kami kasi yung pader namin naka-tiles. At pero yung sahig wala. Kaya pala yung pader ay naka-tiles at yung sahig ay wala kasi CR ng PNR yun. Pagbabahagi niya, kinalimutan ng kanyang mga magulang ang sarili nilang pangarap para mabigyan ng laban ang pangarap niya. Dahil iba't ibang trabaho ang pinasok ng kanyang ama at kinailangan namang mangibang bansa ng kanyang ina para magkatuwang na maitaguyod siya at maialis sa kinagisnan at nagsilbing tahanan nila sa loob ng 10 taon. At ngayon ay nakatira na sila sa sarili nilang bahay sa Barangay Likaong, Science City of Muñoz. Noong mag-high school ay pinangarap daw niyang maging Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang kagustuhang mabigyan ng pantay na karapatan ang bawat mamamayang Pilipino anuman ang estado sa buhay. Ginusto din niyang maging abogado muna bago maging presidente ng bansa. Ngunit marami din anya ang nagsabing tila masyadong mataas ang kanyang pangarap kumpara sa kinalalagyan niya noong mga panahong iyon. Sabi nila, mataas yung pangarap na yon, mataas yung pangarap mo na maging presidente. Marami nga yung inuuto ako, yung inuuyam, para bang kasalanan yung mangarap ng mataas. Gusto ko sana, ang pangarap ko, kami, yung estado namin sa buhay noon, kay mayaman ka, kay mahirap ka, basta nagsikap ka, mayroong oportunidad sa'yo para umunlad. Yun lang ang gusto ko. And nung bata ako, pakiramdam ko, ang may kakayahan gumawa noon, o may malaking kakayahan para maka-impluensya ang mangyari yun, presidente. Nang magkolehiyo ay sumubok din siyang maging scholar ng Department of Science and Technology dahil sa kagustuhan din niyang makapag-aral sa pinapangarap niyang universidad. Ngunit hindi siya pinalad nung una. Sa kabila nito ay natanggap naman siyang scholar ng pamahalaang panglungsod ng Science City of Muñoz at ng provincial government ng Nueva Ecija, at dahil consistent ang matataas na grado ay naging university scholar. Pansamantalamang namatay ang dati nitong mga pinangarap ay haharapin na muna niya ang bukas bitbit ang panibagong pangarap na makatulong sa kanyang mga magulang ngayong siya ay nakagraduate na sa kolehiyo. Palagay ko medyo malayo na talaga at hindi ko na siya makita kung paano ko ma-achieve yun. Pero naniniwala naman ako na mapagbiro yung tadana. Bakit nga, di ba? yung ginawa niyang valedictorian 2023 noong 2001, nasa CR lang ng PNR. So, malay natin. Nagpasalamat naman si Jerome sa mga naging kasangkapan upang mabigyan siya ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, kabilang si Governor Aurelio Umali na kumalinga sa kanya. Marami pong salamat in behalf of all the graduates na natulungan ninyo sa pamamagitan ng programa ninyo na educational assistance ng provincial government of Nueva Ecija, nawa po ay hindi kayo magsawa na ipagpatuloy yung programa na nakakatulong sa marami po nating kababayan na makapagtapos ng kanilang pag-aaral, at sana po kung maaari mapalawak pa po natin kasi napakarami po talaga natutulungan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.